Noong panahon ng mga Kastila, unang nakilala ang mga lechero. Mga naglalako ng sariwang gatas mula sa kalabaw. Dinadala nila ang sariwang gatas diretso sa bahay ng kanilang mga suki. Maging ang bayaning si Apolinario Mabini ay mahilig din daw uminom ng gatas ng kalabaw. Pero hindi lang mga Pinoy, kundi maging mga Kastila ay nag-aabang sa kanilang paglilibot. Noon, nakapatong sa mga ulo ng lechero ang kanilang paninda. Meron ding pinapasan ito sa mga pasong sisidlan habang inililibot sa baryo. Makalipas ang mahabang panahon, makikita pa rin sa ilang lugar ang mga lechero. Gatos! Noon hanggang ngayon, ito ang kabuhayang inaasahan ng marami para makatawid sa kahirapan. Hindi pa sumisikat ang araw nung datnan ko si Eric Baluyot na naghahandang gatasan ang kanyang mga inahing kalabaw sa isang bakanteng lote sa San Fernando, Pampanga. Good morning. Talaga hindi kita nalapitan agad. Inintay ko may tali mo yung paa. Talagang pinatali mo yung paa? Opo, ma'am. Para hindi masipa yung ano ng piyesto ng pinaggatasan. Ibig mo sabihin kahit wala ako dito, itatali mo talaga? Opo, ma'am. Kailangan itali. Oo. Nilinisan niya muna ang kanyang alaga. Ayun, nililinis mo pala yung suso niya. Tapos nagugas din siya ng kamay. Nakihugas na rin ako. Dahil ngayong araw na ito, tuturuan ako ni Eric na maggatas ng kalabaw. Ipinakita muna ni Eric sa akin kung paano palalabasin ang gatas. Inihila? Oo, inihila. Tapos pinipisil po, ma'am. Oo. Yan po. Hindi po magalit yan sa akin, ha? Hindi po. Ano naman po? Mukhang madali sa unang tingin. Pisil-pisil lang po kayo. Kaya nakaalalay ng gusto si Eric nang subukan kong hawakan ang suso ng kanyang alaga. Daba. Paganan. Oh, paganan. Sige po. Ito. Oh, sige. 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 Alam niya, iba. Sige, ulit. Sige. Ilahin ko. Ilahin siya. Parang alam niya. Parang wala. Ano lang po, ma'am, ganyan. Parang pa ganun mo, ma'am. Pagdating doon, pipisil kang ganyan, ma'am. Yan, pipisil. Okay, hindi siya masakit. Hindi po. Ayun. Ano. Okay lang yan? Oo po, yan. Alam daw kasi ng kalabaw kung iba ang umahawak sa kanya. Yan. Ganyan? Yan. Pisil lang sa dulo, ma'am. Ayaw, sorry. Sorry, kalabaw. Anong pangalan ng kalabaw mo? Tinatawag mong between. Between. Bakit? May between sa ulo, ma'am. Parang Ay, ang ganda. Between, huwag kang magalit. Galit si Between. Pagdating sa dulo, mamid ng mga. Alam niyo, hindi yung master niya.
Hindi siya madaling makasanayan. Hindi ko pa makuha. Muna, ikaw muna, kuya. Ay, yun na. Si Eric na ang nagpatuloy ng paggatas kay Between hanggang ayaw nang maglabas ng gatas ng alaga. Kumuha ng isa pang inahing kalabaw si Eric. Muling nilinis ang inahing gagatasan. Wow, ang dami niyang gatas. Wow, pipsil pa sila na nga niya. Para hindi niyo maano, git kahit dito lang. Tapos, yun. Ay, actually. Oh, ganyan. Oh, dinidiyan lang pag sa dulo mo. Ay, ganyan na. Oh. Yan. Ah. Madali lang naman po, kaya lang hindi ko makuha yung rhythm na katulad nung kay Eric. Kumbaga, kailangan siyang makasanayan, no, Eric? Ayun. Okay, Eric. Pero iba pa rin talaga kapag sanay na, dahil mas mabilis at mas maraming gatas ang lumalabas sa kalabaw. Sabi ni Eric, mahigit 20 taon na niya itong ginagawa. Napapansin ko kanina, parang kailangan mo ring diinan yung paghila dun sa suso nung inahing kalabaw. So, medyo nahirapan ako kasi ano, ang hina nung labas ng gatas kasi hindi ko pa makuha yung tamang paghila, yung tamang grip para mailabas ko yung gatas. Bago pa man sumikat ang araw, umuwi na si Eric para sariwang ma-deliver ang gatas sa kanyang mga suki. Ang misis ni Eric na si Remedios na ang nagtuloy ng trabaho. Nakahanda na ang mga malilinis na bote na paglalagyan ng gatas. Tapos ito parang pansala. Opo. Ang nakikita ko ay cotton shirt. Oo. Ba't ganyan ang gamit nyo? Mas maano po kasi ito, mas magandang pansala talaga. Pinong po siya dahil cotton shirt. Tapos lalagyan ko na po siya dito sa battle. Bandang 6:00 lang ng umaga noon. Pero ang mga gatas na kakukuha lang mula sa kalabaw, isinasali na sa bote para agad na maibenta. Fresh na fresh, ika nga. So kanina, akala ko dami na nung nakuha naming gatas. Pero ngayon, ito lang yung ikalawang pichel. Yan. Halos wala din namang nasasala. Pero meron lang siguro para yung mga dust kanina. Ano na lagay pa sa kanin? Parang hindi ko na-try. Kasi dahil nakita ko yung hirap ni Eric kanina sa paggagatas. Nanginayang ako yung pumata, tumapon yung ano, gatas. Parang para sa akin, bawat patak ay mahalaga. 13 bote lang ng gatas ang maibibenta ngayong araw sa halagang 30 pesos kada isa. Pero kadalasan daw, 28 bote ang nakukuha nila mula sa 3 inahing kalabaw. So dahil may natira, titikman.
Titikman ko lang. Eto, sa totoo, umiinom na ako. Umiinom din talaga ako nito nung bata ako. So parang nami-miss ko na siya. Pati kem, ha? Ah, sige po. Konti lang ay. Sarap. Parang ano rin talaga siya yung iniinom natin na gatas. Kwento ni Remedios, dahil may mga suki na siya, madalas nauubos naman daw ang kanyang paninda. Gaya ng mga litsero na nauna sa kanya, mag-iikot na si Remedios sa kanilang baryo habang sariwa pa ang gatas. Nagmula pa ito nung panahon ng mga Kastila. Kaya sinasabing ang mga litsero ang pinakaunang street vendor at home delivery service sa Pilipinas. Nung unang panahon nga raw, diretso pa sa loob ng bahay ang delivery para maisalin ang gatas sa mga lalagyan ng customer. Masasabing mas madali na ang trabaho ni Remedios bilang lechera. Sa kapitbahay pa lang, nakabuena mano na. Ano yan, everyday bumibili kayo o... Kumisa na, every other day. Every other day. Bakit po tinatangkilik niyo po yung fresh na gatas mula sa Kalabaw? Hindi kasi ano yan eh, apor talaga, tsaka malinis naman sila gumawa. Ay, gatas! Nakakatulong sa ano ko. Ayun ang pakiramdam ko. Oo. Nakakatulong. Tsaka malinis naman ito eh. Oo, dati nilalagyan namin sa kanin, lalagyan ng konting asin. Okay na. Mabilis na naibenta ni Remedios ang 13 bote ng gatas. 390 pesos ang kinita niya ngayong araw. Minsan daw, umaabot ng halos 1,000 piso ang kanilang benta sa isang araw. Tres anyos si Eric nung mabigyan siya ng isang kalabaw ng tatay niya. Ano po yung binigay ng tatay ko sa akin? Isang kalabaw po. Yung pinamana niya sa akin. Hanggang siya, ngayon, yun, dumami ng dumami. Hanggang ngayon, 10. Malaking tulong daw sa pamilya ang gatas ng kalabaw. Dito ko binuway yung aking pamilya. Kahit na wala na akong trabaho, alis hindi po kami nagutom. Dahil po sa misis ko, dahil marunong umawak ng pera, napapagkasya niya yung kita sa araw-araw. Kasi nga dahil nung hindi na kaya nung biyanan ko, ako na lang ang pinagtinda nung biyanan ko dahil nga matanda na rin siya. Pero noon, biyanan ko ang gumagatas noon bago siya. Nakaka-sideline din daw ng trabaho si Eric pandagdag sa kita. Pero noong unang bahagi raw ng pandemya, nawalan siya ng trabaho. Kaya laking pasalamat niya sa gatas ng kalabaw na naging mabenta raw noon. Parang lumakas pa nga po eh. Dahil yung karamihan, nagaanap sila pampalakas ng katawan. Dahil yung gatas, pampaano, yun, parang ano, nabenta pa. Pero mas lalo lumakas nga nung pandemic na talagang walang trabaho, walang ano yung mga tao. Pagtitinda lang talaga. O kasi karamihan yung iba, o yun na lang inuulam daw nila. Ay, iba ganun. Oo, pandemic, nila sa kanin. Pandemic. Oo, pandemic kasi. Kasi sabi nga nila, kahit tuyo lang, may gatas ka na, nabubusog na sila yung mga anak nila. Ganun. Naipakita raw ng kanyang karanasan itong pandemya kung gaano kahalaga sa kanyang pamilya ang gatas ng kanilang mga alaga. Maganda po yung pag-ano ng gatas ng kalabaw. Parang income ng ano po, parang negosyo yung ano po, hindi ka mawawalan ng ano. Kaya hindi ka mawawalan, basta't masipag ka lang po. Ano mo lang yung ano. Pagod lang po yung katapat. Sa bayan ng San Jose Nueva Ecija,
Nakilala ko naman ang mag-asawang dating naglalako ng gatas ng kalabaw at ngayon ay meron ng Carabao Farm, sina Arlinda at Samuel Mercader. Miyembro sila ng isang kooperatiba na katuwang ng gobyerno sa pagpapalaganap ng wastong pag-aalaga at paggagatas ng kalabaw. Kaya may sinusunod daw silang mga panuntunan. Bago gatasan ng kalabaw, nililinis ang katawan nito. Ini-sprayan ng disinfectant ang mga suso nito. Tapos, nagsasagawa ng mastitis test ilang beses sa isang buwan para makita kung merong impeksyon na makakaapekto sa kalidad ng gatas. Ito na po ang mastitis test. Okay na nga po siya. Kasi pag may mastitis po yan, magbubuo. Kwento ng mag-asawa, bago sila makapundar ng farm, lechero sila o naglalako ng gatas ng kalabaw na nakalagay sa bote ng gin. Wala pa po kami alagang kalabaw, ma'am. Eh, katulong po kami sa bukid ng isang magsasaka. Ako, siya po ay member na ng isang co-op. Ngayon, napahirapan siya nung co-op ng isang inahing kalabaw. Eh, wala rin naman siyang hilig sa pag-aalaga. Kaya po doon po nag-umpisa na pinalagaan niya sa akin. Ay nung nanganak ko yung inalagaan ko, yun, ginatasan namin. At si Mrs. naman, siya naman yung naglalako tuwing umaga. Sa tulong ng kooperatiba at Philippine Carabao Center, naparami raw nila ang karilang kalabaw na nasa 27 na ngayon. Para mapabilis ang paggagatas, gumagamit na rin sila ng milking machine na ikinakabit sa suso ng kalabaw. I-explain nila, ma'am, sa kanisar kanina na, na may mga kalabaw daw na sanay sa machine, tapos yung ibang kalabaw naman nila katulad dito, sanay sa kamay ng tao. So, para daw mas magbigay ng maraming gatas, kung ano yung nakasanayan ng kalabaw, yun yung ginagawa nila. Pagkatapos, tinitimbang ang nakuhang gatas. Ang maliit na spasyo na ito na ginagamit sa operasyon ng farm, ang dating bahay ng pamilya Mercader. Ngayon, mas malaki na at yari sa konkreto ang kanilang tirahan. Ang biyaya ng gatas ng kalabaw, sinamahan din daw nila ng diskarte sa buhay para matustusan ang pag-aaral ng apat na anak. Talagang ang kita po talaga namin na source of income namin araw-araw, eh, dito po talaga sa kalabaw nang gagaling. Kaya yun po, pinampagawa po namin ng bahay, yung ipon namin. Para sa akin, ma'am, napakalaki ng benepisyo nitong pag-aalaga namin ng kalabaw. Na dati nga nangangamuhan kami, ngayon kami na amo. Pero nang tumama raw ang pandemya, bumalik sila sa pagiging lechero ng 3 buwan. Sa Mercader Farm sa San Jose City, Nueva Ecija, mismo ang mga may-aring sina Erlinda at Samuel ang nagtatrabaho. Magkatuwang sila sa gawain, lalo na ang araw-araw na paggagatas ng kalabaw. Pero, nang tumama raw ang pandemya, bumalik sila sa pagiging lechero ng 3 buwan. So, nagbalik ka dun sa yung naglalako talaga, nag-offer sa community? Nakaka-consume ako ng 100 bottles a day noon na bote ng gin. Paano mo? Pero dito lang naman po around San Jose. Dito lang naman, ma'am, sa hindi nga kami gano'ng nakakalayo eh. Dito lang sa mga soke ko araw-araw. Pero kaya, pag ma'am, pag meron ng meron yung hindi nauwas, binibigay namin sa mga frontliner. Ah, talaga? Sa mga checkpoint po. Ito ang patunay na sa panahon ng krisis, maaasahan pa rin pala ang paglalako ng gatas na ginawa rin ng ating mga ninuno.
Matapos ang paggagatas, agad ibinyahe ng mag-asawa ang kanilang produkto. Humantong sila sa Eastern Primary Multipurpose Cooperative. Doon, muling tinimbang. At isinailalim sa test ang gatas ng kalabaw. Ito po kasi siya nilalagyan ng alcohol ito para malaman kung marumay po yung paraan ng paggagatas. Magbubuo po ito rito. So ito naman, kung maraan naman ito ay malalaman kung mayroong dugo o kaya may nanatin. Nang makapasa sa test ang gatas, dinala na ang metal container sa cold storage para hindi masira. May mga suki na kasi ang kooperatiba na bumibili ng gatas ng maramihan. Depende raw sa dami ng ginagatas ang kalabaw ang kita buwan-buwan. Basta raw masipag ka, siguradong magkakalaman ang iyong bulsa. Pero nasurpresa rin ako nang sabihin sa akin ni Samuel kung magkano ang kinikita nila buwan-buwan mula sa gatas ng kalabaw. Dating manggagawa sa bukid si Samuel. Ang kita raw niya noon, 150 pesos kada araw. Kaya laking tulong daw sa kanyang pamilya ng kanilang mga alagang kalabaw. Pag marami pong ginagatasan, halimbawa sa akin po nung nakaraan, 2019, isang po po yung ginagatasan ko, ay umaabot po ng 60,000 ang isang buwan. Malaki po ang kita sa kalabaw, pero magastos siya, pero sigurado naman ang kita. Paliwanag nila, ang mga unang kalabaw nila, pinahiram lang ng Philippine Carabao Center o PCC hanggang maparami nila ito. Kapansin-pansin na ibang itsura ng mga alaga nila sa native na kalabaw ng Pilipinas. Paliwanag ng PCC, ito ay dahil sa paghahalo ng lahi ng imported buffalo sa native na kalabaw na bahagi ng programa nila. Ang basic reason po, kaya siya ina-upgrade para po tumaas yung volume ng milk production per carabao. Yung dating 1 liter nung nanay niya, magiging halos 2 liter to 3 liters pag crossbred na siya. Ang mga buffalo na ginagamit sa pagpapalahi, galing daw sa Brazil, Bulgaria, Italy at India. Nakatutulong daw ito sa nutrisyon at dagdag na kita ng mga Pinoy. Sa bisa po ng batas ng Republic Act 7307 o mas kilala siya bilang Philippine Carabao Act of 1992, ito po isang batas na naglalayon na paunlarin ang lahi ng kalabaw sa Pilipinas po. Pangalagaan, palaganapin at paunlarin yung lahi niya para pagkuhanan po ng karne, gatas, balat hayop o katad para po sa direktang kapakinabangan ng mga maliliit na magsasakang nananakahan po sa kanayunan. Ayon sa PCC, ang mga purong native na kalabaw naman daw ng Pilipinas, patuloy rin nilang pinoprotektahan at pinararami. Ito pa rin daw ang katuwang ng mga magsasaka sa pagtatrabaho sa bukid. Ang PCC tumutulog daw sa mga gustong pumasok sa ganitong kabuhayan. Wala pong bayad yung pagkapatraining po namin. Mula po sa social preparation hanggang sa technical training, libre po lahat yun. Sa ganitong paraan, ang mga lechero pwede raw mapalago pa ang kanilang kita habang ginagawang mas ligtas ang kanilang produktong gatas para sa mga tumatangkilik nito. Gatas! Ang mag-asawang sina Eric at Remedios nais daw magpatuloy sa ganitong hanap buhay hanggang kaya nila. Yun nga lang, hindi kanila ang lupang kinalalagyan ng mga alaga nila. O pag ditong nawala, ma'am, mawawala na rin siguro yung mga kalabaw ko. Puro village na yan, ma'am. Wala na akong malalagyan ng kalabaw ko. Hindi rin daw nila gustong ipasa ang hanap buhay na ito
sa kanilang mga anak. Sana hindi nila madanasan yung binadanasan namin. Si Samuel at Erlinda naman, balak daw ipamana ang kanilang kabuhayan sa kanilang apat na anak at magiging pamilya nila. Sa tingin niyo po ba, gaano katagal niyo po gagawin tong pag-aalaga ng kalabaw? Kaya pa po namin, ma'am. Ito na po, ma'am, yata yung maipapamana namin sa magiging manugang ata po namin. Kasi ma'am, yung mga anak po namin talaga sila na yung mga second liner. Sabi ko, kahit na nakatapos kayo anak, huwag yung iwawala yung nakagisnan yung hanap buhay. Doon namin kinuha yung kanilang pag-aaral. Mapalad sina Samuel na meron silang sariling lupa. Pero ayon sa Philippine Carabao Center, sa pagdaan ng panahon, kapuna-puna na nababawasan din ang lupaing pang-agrikultura. Isang banta sa pagpaparami ng kalabaw. Ang isang nagiging challenge natin, lumiliit po yung sinasakang lupa sa Pilipinas. Nagiging subdivision po ito talaga. Nasa datos po yan. So ang problema po natin, mawawalan tayo ng taniman po ng mga damo na kinakailangan or basic requirement para mabuhay ang isang hayop. Mapakalabaw, mapakambing, or mapabaka man po yan. Kung ganun, darating kaya ang panahon na mawawala na rin ang mga lechero na naging laman ng kalsada sa loob ng ilang daang taon? Marami sa atin may matatamis na alaala ng pag-inom ng gatas ng kalabaw mula sa ating kabataan. Alaala na lang talaga para sa iba dahil sa pagdaan ng panahon, unti-unting naglaho ang kabukiran kasama na ang kalabaw sa maraming lugar sa bansa. Tumatanda na rin daw ang maraming magsasaka, subalit ayaw nang magsaka ng kanilang mga anak. Pero may nananalig din na hindi tuluyang mawawala ang mga lechero. Hanggat may pangangailangan daw sa sariwang gatas ng kalabaw, hanggat may pamilyang nagsisikap sa kanayunan, tuloy lang ang daloy ng buhay ng mga lechero. Magandang gabi, ako po si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.